Hi everyone, it's me, Lee Marcolejo, and welcome to my channel. See you there. Pag-usapan ko din may gagawin tayo for Christmas. So ayan, gusto ko i-share sa inyo yan. So, ano nga bang Pasko sa atin? Ano nga bang Pasko para sa atin lahat? Especially for the past few months, nangyari yung ganitong pandemic sa ating mundo. Not just only here, sa basta sa buong mundo. So, hindi natin alam kung paano tayo magsa-celebrate ngayon or something. Or, diba? Kasi parang nagbago lahat. Hindi kagaya dati na September pa lang, we start celebration na for Christmas, marami na tayong narinig or something. But this year is a different Christmas celebration for all of us. It's a changing life, parang pagbabago sa buhay natin na first time, lahat natin first time natin may experience or mararanasan tong ganitong Pasko with pandemic. I hope lahat tayo safe at lahat tayo makapag-celebrate our Christmas with our family, with our loved ones, kahit tayo lang. Without muna, wala muna mga bisita, at least kahit tayo muna. Ayan, for me, kasi dito sa Paris, France, I think that Christmas here is a regular. It's just the same thing. It's just the same last year. Parang pareho lang last year. May pandemic man or wala. Actually, we don't celebrate Christmas dito. Parang okay, parang normal day lang. And then it depends also. Pero kasi dito, most of the Filipino, lalo na kung may mga bahay-bahay sila, is kahit pa paano, parang Pilipinas din ang celebration nila. Nag-aanda sila ng something, pagkain, exchange gift, minsan pa nga may mga Christmas parties, and most of the time yun na yung babatihan ng Merry Christmas. But people in Paris or in France, actually it's normal day, pero nagano rin sila, bumabati rin sila ng Merry Christmas. Ang Merry Christmas nga pala dito sa kanila is Noel. Christmas is sinatawag nila yan, Bon Noel, Christmas, ibig sabihin Merry Christmas, yun. Ganun sila dito mag-celebrate ng Christmas. It's a normal. So, dahil nga first time natin mag-celebrate ng Christmas for pandemic, so, ito yung sa akin naman. First time ko din na magde-decor. Magkakaroon ng decor dito sa bahay kasi yearly nga, yun nga napansin ko dito, parang wala ng Christmas. Pero, yun nga, mapipil mo lang ang Pasko dito sa ibang bansa. Paglalabas ka, pagpupunta ka sa magaya, pupunta ka sa pasyalan, sa Champs-Élysées, sa basta kasi minsan ako nagsumasama ako sa mga pa-tour, kaya na-feel ko minsan ng Christmas. Kagaya, well, last year, I think pumunta ako sa Strasbourg, doon sabi nga nila, it's a capital city of Christmas, it's a capital city of Noel. Sa buong mundo, yun sa Strasbourg, nandun na yung mga Christmas tree, but okay lang ang experience doon. So, ayun. So, yung iba naman, nag-out of country din. Yung iba naman, mostly pag Pilipino dito, gusto nila talagang umuwi. Lahat tayo gusto naman umuwi. Ako din ganun, gusto ko umuwi Christmas time. Especially with my family. But this time, hindi muna dahil nga sa pandemic na to. So, dahil na first time ko magkakaroon na, no, gusto ko ma-feel na, at least kahit nandito lang ako sa bahay, gusto ko ma-feel that we have, or I have a spirit of Christmas in this house, in this room, in sa sala, or as whatever. So, I try my best. But, it's also first time, at first time, dito sa video ko, na makakasama ko ang aking special na panauhin kung bakit, ang reason, isa sa mga reason kung why I have everything now, just because of this man, just because of this guy, the one and only. First time din siya atin sa video ko. Ladies and gentlemen, the joke lang. This is the first time niya atin sa camera ko, so isasama natin siya for this episode. Ayan, walang iba kundi aking isasama natin siya kasi kailangan, di ba? Ang tradition kasi sa pag-ano, actually gagawa kami ng Christmas tree together with my tatay. Tatay is my boss. My boss is my tatay. My tatay is my employer. Ito, sa Paris. Yan, hindi pa maganda yung buhok ko.
sorry naman. Kagigising lang. Ayun, tapos, kasamahan niya tayo para tulungan, tutulong siya sa atin magkabit, magayos ng Christmas tree. Actually, natayo ko na siya. Magkakabit-kabit na lang tayo. Arin siya natin siya, gagawin na lang natin siyang Christmas tree. So, para mas mapabilis, humingi ako sa kanya ng favor kung pwede niya akong tulungan mag-abot-abot ng mga something ng flower decoration. Sabi mo niya, it's okay, no problem. It's not a big deal. So, first time in history, in my blog, makikita niyo ang aking tatay. So, ladies and gentlemen, please welcome. May joke lang. Anyway, sige, samahan niyo na lang ako. Mag-arrange tayo ng Christmas tree ngayon, okay? And please, sa mga nagsiselebrate ng Christmas this year, kung pwede, this video para, sa video ito, gusto ko maglagay kayo, yung i-comment nyo kung anong experience nyo or best experience nyo during Christmas or ano nga ba ang naging experience nyo during this pandemic for Christmas o ano nga bang pinaghahandaan nyo for Christmas for this year. Kasi I know, sa buong mundo, we're different now. So, ibang-ibang pag-celebrate natin. Ngayon ba is mas marami kayong hinanda or marami kayong preparation. Ngayon ba mas makulay ba ang bahay, no? Kasi mas maraming decoration of Christmas light, whatever, mga ganun. So, sige. I-share niyo sa akin yan kasi gusto ko rin ma-inspired. Kung gusto niyo rin ma-inspired, I like also to be inspired sa mga comments niyo. Kaya, please lang, mag-comment kayo dito sa baba ng video na ito. And then, share with your memory, share with your happy memory during Christmas, okay? Christmas, no? Sila, no? Sana all. Sana all. Wala. One more. Okay. Okay, the key.
Il a appelé Madame Mère pour la dîner, non? Non, parce que je pense qu'elle a prévu quelque chose. Ah, on va lui téléphoner si tu veux. Là, tu as le téléphone. Non, c'est Madame Mary. Mary, c'est Mary. Bonsoir, Mary. On sort pour non. Yeah.